What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know, so ngayon for today's video ay magkakaroon lang po tayo dito ng quick update para po dito sa i-share na 25 na pre-USDT. Yes, libreng 1,400 pesos po yan kapag kinonvert po sa atin na kung saan yung 25 USDT na yan ay binibigay po sa mga new user daw o yung mga new na nag-register dito sa isang crypto exchange din na kung saan bago lang po, which is si Ultra Pro. Marami po nagtatanong, Sir Steve, legit ba talaga yan? At ngayon, pag-uusapan po natin yan, okay? So dito guys, mabilisan nga po dahil nga meron pong marami po nagtatanong actually na mga tao regarding po sa nag-register dito dahil nga may makukuha daw tayong 25 USDT. Kung makikita nyo po yan dito sa ating total assets, nandiyan na po yung 25 USDT. Meron pa yan actually na additional 2 USDT sa kada tao na na-refer mo or na-invite mo. Kaso nga lang guys, ang tanong is kung legit ba talaga siya or scam lang or hindi talaga totoo. At ayun po yung pag-uusapan natin. Okay? So dito guys, alam naman natin, punta lang tayo dito sa home at makikita mo agad dyan na sign up and get, yan, 25 USDT kapag nag-sign up po tayo. Siyempre, ang pala kasi nila is parang maging crypto exchange, which is katulad ni Bybit, Binance, OKX, BitGet, at syempre yung iba pang mga crypto exchange, at ayun yung plano nila. Okay, so dito guys, ang tanong, meron kasi tayong nakita dito na yan, actually ito sa Twitter din ito na kung saan ito nga daw yung possible na scam lang talaga or hindi siya maging totoo. Pero malalaman natin yan around 7pm or 8pm dito sa Pilipinas. Pero dito may nabasa tayo na isang nag-post dito, yan, nag-tweet na regarding nga po doon sa certain conditions or requirements before natin makuha yung 25 USDT na libre, okay? So dito guys, may nakalagay na new users only. Yung requirements is number 1, register and complete KYC verification. Yung KYC guys is yung sasubmit tayo ng valid ID. Magbibigay tayo ng ating mga personal information at syempre magbe-verify po tayo, okay? Number 2 naman is, eto na yun guys, make a minimum deposit of 100 USDT na kung saan kapag kinonvert natin yan is around 5,000 pesos plus yan. And syempre, unaan ko na kayo, kapag nagkatotoo to guys na kailangan na minimum deposit dito kay Ultra Pro, sabay-sabay nating i-report to, sabay-sabay nating huwag nating hayaan na syempre mag-exist pa yung mga ganitong platforms or exchange dahil nga meron silang yung mga ganitong scenario is alam naman natin scam yan at hindi talaga magtatagal yan, so sayang lang yung ide-deposit natin, okay? So number 3, meet trading volume requirement, which is makikita nyo pa guys, kailangan nakapag-trade daw tayo syempre ng 500 USDT within 30 days, which is mas malaki po yung value niyan guys ha. Kahit 1 month yan or within 30 days yan guys, as long naman naglabas tayo ng pera, wag na wag tayong papayag, okay? So kasi ang una nilang in-announce is libre nga daw yung 25 USDT and wala naman sinabi doon na kailangan natin ng minimum deposit, kasi kung alam natin yon, hindi na tayo magsasign up, okay? Ang sabi lang nila doon, for new user and syempre matapos lang yung KYC or magbe-verify lang and that's it, okay? So walang ganitong scenario na number 2 and number 3 na kailangan ng minimum deposit na 100 USDT and also yung trading volume requirement na 500 USDT within 1 month or 30 days, okay? So dito meron naman silang reply na they have never mentioned anything like that they always verify and share only accurate information with you, at malalaman natin yan mamaya dahil nga po around 7pm or 8pm doon na natin malalaman kung legit nga po or scam. At syempre kapag scam to at hindi totoo, i-unfollow natin sila sa mga social media accounts, report natin, syempre dahil nga yung ganong announcement guys is alam mo na parang naging clickbait or hindi naman talaga totoo. So hinayaan lang natin na wag nating hayaan na ganun yung mangyari, okay? So dito guys, makikita natin sa pag-claim ng USDT yan, 'di ba? Napakasimple lang guys, 'di ba? Sabi nila, mayroon lang mga simple tasks, 'di ba? Which is ngayon 'yon, October 9, at malalaman natin mamaya 'yon. So may nakalagay kasi dito na once KYC is complete, you can withdraw your 25 USDT on any network with no restrictions or limits. At sana totoo po 'yan, kasi pag hindi nagkatotoo 'yan mamaya, maraming madi-disappoint, maraming for sure magre-report niyan, at possible na ma-rate sila ng 1 star sa Google Play Store. Dahil nga nasa Play Store sila, possible na yung application nila, which is si Ultra Pro, ay hindi na ma-recommend dahil nga na for sure naka 1 star yan dahil nga dito sa pinangako nila na 25 USDT kapag kinonvert natin is around 1,400 pesos, okay? So again guys, ang sagot lang, hindi pa natin alam sa ngayon dahil kung mapapanood mo to ay hindi pa sila
regarding din sa KYC, hindi pa sila nag-a-announce doon sa pag-claim ng 25 USDT. Malalaman natin yan mamayang 7 PM or 8 PM. Sabay-sabay nating abangan. Pero for sure, dahil nga galing siyang India, meron tayong kapapaanong doubt na alam mo na hindi magkatotoo yung pag-claim ng 25 USDT. Pero we never know, kapag legit na meron tayong nakuha ng 25 USDT, mas maganda. Pero kung wala, alam nyo na kung ano yung dapat gawin, okay? Again guys, ayun lang po yung quick update natin regarding po dito sa mga nagtatanong kay Ultra Pro. Maraming salamat sa panonood and peace, one love.